is Sony. Welcome to my channel, The Dirty Peace Sign. Hello, dito ako ngayon sa aking house. At natapos ko na yung repainting, retouch. Ako ang gumawa at saka yung aking may bahay. Hindi ko na pinagawa sa mga skill. Kaya-kaya naman natin. Hindi lang ng bagay na madali ay kailangan natin ibigay. Pagawa sa mga skill, kailangan din natin magtipid dahil ito may kahirapan ngayon. Lockdown. Buhay na lahat yan. Sa mga kaibigan ko. Tulad dito, nag-crack yung ano, yung aking pati. Kasi ito, tapa lang ito eh. Eh, problema ay nag-baray na rito. So, nag-crack yung pagitan po na original na pader at saka yung tapa na slab. So, ang ginawa ko, tinapala ko ito ng epoxy. Epoxy. Tapos, pintura ko. Kaso nga lang, medyo bakat yung epoxy, pero okay lang yan. Hindi man to hotel para masyado natin paganda yan. Kung ito lang is kailangan natin ng A-class eh. Lalagay ko dito ng ano, ng B-cut. Ay, yung B-cut, B-shape cut. And then yung B na yan, yun ang tatak na. Pupunta ko ng epoxy, makikita yun, dapat yan. Pero hindi na kailangan ano, kasi lang, bahay lang ito. Pwede na lang pagtipag, kagaan yan. Nagtutok ko yun, natapos ko na. Ang simple yung trabaho, painting. Kaya ko, kaya nyo rin yan. Tingnan natin ulit yung iba ating ito naman sa TMB, tapos na. Na-play ako na ang skin ko. Buti na lang, meron pa akong nagtirang pintura na Temptation. Yung gawa ko ng Rain or Shine. Kala mo bago. Pero retouch lang yan. Ito, bagong palit na handspray. Ngayon, mga tao ngayon, maluho na ngayon. Dati-dati, yan pag sa toilet. Tapo-tapo system na, ngayon, handspray na. Talaga nagkakaroon po nga ang kuwan. Ang tago dito, level up. Nag-level up na yung mga tao. Handspray. Dati, tabo-tabo na. Ano, iba na talaga pa na. Nag-i-lega lang. So, sa labas, may ginagawa na ako. Tingnan po natin. Kanina, yan, may mga uka-uka. Ayun, tinapalang ko na ng mortar. Ayan. Pati yung poste. Doktorin na lang po ng skin coat. Pati itong napinturan to, retouch na lang po yan. Retouch. Ayan. Yan ang behel. May mangga. Ayan po. Okay, may alaman po rito. Ayan. Ito na lang, pipintura na lang po yan ng puti. And then itong bakal para hindi kalawangin, pipintaruan ng itim. Patay yung mga gilid na yan. No? Ako na rin dumawa yan. Lalagay ko na lang ng grout. Yan. Grout para gumanda. Ayan.
itong pader na to, ito yung gawa ng Juan eh. Nang sabi niya sa akin, ako is Mason. Tignan mo naman ang ginawa niya sa poste ko. Yan ang Mason. Kaya pinatigil ko yung tao na yun. Sinungaling. Sa mga nakaraang kong video, sinasabi ko doon na in every change of direction, meron pong clean out. Ito yung clean out. Kasi sa itaas, diyan sa pader na yan is meron pong soil pipe na galing po sa taas. And then, nag-elbow sa baba. And then, nag-wipuron. Kaya nilagyan ko ng clean out. Kung sakali magbara yan o magkaroon ng clang, i-open ko lang itong clean out na to. Ito po yung bell plug, threaded. Yan ang kahalagahan po ng clean out. Sa mga tubero, pag hindi mo sinabi yung clean out, hindi po lalagyan ng clean out. Sasabihin nila, nakalimutan ko. Kaya sabihin nila, nakalimutan ko ho. Puro na lang, nakalimutan. Laking bagay talaga pag mayroong halaman sa harapan ng bahay. Tignan nyo. Imagine na walang halaman yan. Wala pong kaaya-ayan tignan. Yan, nilagyan ko ng halaman para medyo may dagdag ganda. Nagbibigay po ng karagdagang aesthetic enhancement sa bahay. Ang halaman, mayroong pandilaw, parang kore, dilaw. And then, nilagyan ko ng dike. Ito, nilagyan ko ng dike para yung pag diniligan ko ito, hindi po maapaw. Punti-unti, nilalagyan ko ng dike yan. Tapos yung mga dahon, hindi ko tinatampo sa basura, nilalagyan ko rin dyan. Para pag nabunok, added fertilizer po yan. Yung iba, itatapon nila yan. Tulad din ito, yung halaman ko sa harapan, nilagyan ko ng dike. Para pag nagdilig ako, yung tubig hindi po lalabas. Makukontain niya yung tubig. Check na yan, dadagdagan ko pa yan. Tsaka yung mga daon na nahulog, yung drain na, nilalagay ko rin yan. Parang added fertilizer kapag natuyo. Hindi ko tinatapon sa basurahan po yan. Kahit po tayo sa taas, meron ako doon pinapagawa na patching po ng mga butas-butas bago magpinto. Ito po yung tao na tinulungan namin dahil nag-lockdown, wala po siyang trabaho. Pero alasin ko na wala na po siya rito. Ito yung pinapagawa ko sa kanya. Pinaarawan ko lang sa kanya yan. Pinalagay ako ng skin coat yung mga butas-butas sa pader. Tulong ko na lang po siya. Dahil wala po siyang trabaho, pero dapat ako na lang gagawa. Dahil po sa wala po siyang trabaho, ayun, naawa rin kami. Siya kayo ng nagtatapal mga butas-butas ng pader bago ako pinturahan. Ito po yung TNB. Yeah. Tapos na po yung patching. Linihain na rin yung surface para maging smooth. Wala po yung mga bukol-bukol. Ready for final painting na po yan. Wala na pong butas-butas yan. Okay na lang. Dati po siyang driver, kaas ko lang, na-lockdown. At saka ayaw na niya mag-drive dahil yung kanyang company is hindi raw maayos magpasahod, kaya hindi na siya bumalik. Yan. Nagsimula siya rito, it's Monday, limang araw niyang ginawa yung patching. So far, hindi mo nakulungi sa kanya. Okay lang. Bukas ito, tatapusin niya yung mga remaining ng mga butas-butas. Tsaka on Monday, today is Friday, on Monday. Bali, last day niya bukas nito, Saturday. And then on Monday, ako at saka si Mrs. ang magpipintura.
Ganyan lang po ang buhay. Imbis na sa halip na ipakontrato ng 6,000, itipid pa ako ng 3,000 dito. Diskarte lang po ito. Kaya ko, kaya nyo rin. Sa mga nagpapagawa ng bahay, kaya magpintura, labor lang po ang gamitin nyo sa pagpapatch po ng mga butas-butas, buka-uka. Kaya lang magpintura, madali lang magpintura. Bukas mo, pinali niya. Kasi ito, tapos na. Oh. Yung doon na lang ang tatapos niya, tsaka yung pintuan na yan. Yan. The rest, tapos na. Ito lang, maliit lang po. Isang araw na lang yan, bukas, Sabado. So, ginawa niya, 6 days. Thank you very much for watching. Thank you for watching. Please subscribe. Duterte Peace Sign.